Basahin at intindihing mabuti ang mga pangungusap. Unang halimbawa, ang pangulo ay nagtatalumpati. Pumalakpak ang mga mambabatas na nakikinig sa usapan. Pangalawang halimbawa, ang palay ay inani ng mga magsasaka. Binili nila ang ani ng mga magsasaka. Ano sa tingin mo ang nakaitim at nakasalungguhit na mga salita o parirala? Kung hindi mo pa alam, panoorin ang video na ito. Simulan natin sa pagtalakay sa kahulugan ng focus ng pandiwa. Ang focus ng pandiwa ay ang kaugnayan ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. Sa pamamagitan nito, natutukoy kung ang paksa ba ay ang mismong gumagawa ng kilos, tuwirang tumatanggap ng kilos, gamit upang maisakatuparan ng kilos, nakikinabang sa kilos, pinaggaganapan ng kilos, o sanhi ng kilos. Matutukoy ang paksa ng pangungusap sa tulong ng mga panandang si, sina, o ang mga. Madali namang makilala ang focus ng pandiwa sa pamamagitan ng panlaping ginamit dito. May iba't ibang focus ng pandiwa. Ang tatalakayin natin sa video na ito ay ang focus sa aktor o tagaganap at ang focus sa layon o tagatanggap. Sa unang halimbawa, ang pangulo ay nagtatalumpati. Sa pangungusap na ito, makikilalang ang mismong gumaganap ng kilos ng pandiwa na nagtatalumpati ay ang paksa, ang pangulo. Kung itatanong, sino ang nagtatalumpati? Ang sagot ay ang pangulo. Sa pangalawang pangungusap sa unang halimbawa, pumalakpak ang mga mambabatas na nakikinig sa usapan. Sa pangungusap namang ito, pansining ang pandiwang pumalakpak ay nagpapahayag ng kilos na isinasakatuparan ng tagaganap na mga mambabatas. Ang tawag sa focus na pandiwang inilahad sa unang halimbawa ay ang focus sa aktor o tagaganap. Kapag ang focus ng pandiwa ay tagaganap o aktor, ang paksa ng pangungusap ang siyang gumaganap sa kilos na ipinahahayag ng pandiwa. Ang pandiwang nasa ganitong focus ay karaniwang ginagamitan ng mga panlaping mag, nag, mang, ma, maka, makapag, maki, magpa. Sinasagot nito ang tanong na sino? Ngayon, alam mo na kung ano at paano gamitin ang focus ng pandiwa sa aktor o tagaganap. Sa susunod na 3-minute lesson, ang tatalakayin naman natin ay ang focus ng pandiwa sa layon o tagatanggap. Samahan niyo ako ulit ha!